naniniwala ako na ang mga bata ay biyaya galing sa Diyos. Pero hindi magiging kakulangan sa mag-asawa ang hindi pagkakaroon ng anak. Sa paglaki, maging isang doktor. Pasalamat po ako dahil na-scholar po ako ulit at nakapag-aral naman po ulit ng nakapagpatuloy po. Kasi nung una po, ayaw ko na po sanang mag-aral kasi po yung po kulang po sa nurse. Kaya po yun, magpapasalamat po dahil nakuha po ako ng scholar at nagpagpatuloy ko yung goal ko na maging social worker at makapagtapos. Thank you po sa pagpunta niyo dito dahil kami napasaya. Dahil kayo po ang pangalawa na kayong magulang sa amin. Thank you po dahil natanggap kami ng ANCOP scholar. Thank you po dahil kung di dahil sa inyo, wala po kami dito. At una-una po sa Panginoon, thank you po dahil dito. Nagpapasalamat po ako dahil nakuha po ako sa sponsor dahil kung hindi po dahil kay tita na hindi po sana kami makakapag-ano dun sa mga project namin, hindi po sana kami makakapag-ano sa mga ano po namin sa school. Nagpapasalamat po ako sa sponsor namin dahil andyan po sila na patuloy na nagsusuporta para lang po makapagtapos po kami ng pag-aaral. Salamat po sa mga tulong na binigay niyo sa amin. At maraming salamat po sa Lord kasi napasok po kami sa sponsor. At kay Tita Angie, maraming salamat po kasi tinanggap niyo po kami dito. Siyong ginamit ng Panginoon sa akin at para ma-i-apply po ko sa scholarship. Kaya sabi niya nung magpatuloy ka, Myla, halos umiyak po siya nun. Sabi niya, ikaw, magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pag nag-stop ka, malulungkot ako. Sabi po niya. Kaya sabi ko po na magpapatuloy ako. Napakalaking tulong ni Billy at ni Angie sa pagpapatupad ng programa sapagkat napakaraming donors sa abroad na pwede magbigay ng tulong at napakaraming mahihirap na Pilipino sa Pilipinas na dapat tulungan. Subalit, ang strength ng CFC ay nasa warm bodies ng the volunteers ng Corpus for Christ na walang bayad na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa pag-aaral ng mga bata, pagpapatayo ng mga bahay at marami pang programa ng CFC ANCOP. Speaking of Angie, I was with her for the last 17 years when Work of the Poor of Couples for Christ started. She spent more of her time in work with the poor in ANCOP, particularly the child sponsorship program. We're so blessed we have Angie Parungaw in Pampanga. Sa murang edad, may values na naituro sa akin yung magulang ko. Kahit na anong bagay, sabi niya dapat daw magpapasensya, yung pag-unawa, yung pagbibigay sa kapwa. So yung ganun na katuruan sa akin, nadala ko hanggang paglaki. Kahit ano yung meron ka, kung may nangangailangan, ibigay mo. Ang tatay ko kasi, nagkikipagtrabaho lang sa bukid. Arawan lang siya. So yung nanay ko, clean housewife lang siya.
So, sampu kami magkakapatid, minsan sa pagkain lang namin, talagang kulang. Pagka-graduate ko ng high school, sabi ng nanay ko, pabayaan mo nating matapos yung kuya mo dahil hindi namin kaya. Pero ako, naging matigas ang ulo ko. Hindi ako nagsabi sa kanila na kung ano ang plano ko. Nagkipagtrabaho ko sa construction. Hindi hadlang ang kahirapan sa para umunlad ang tao. Nasa determinasyon yan at saka paniniwala sa Diyos. Sabi nga niya, your thoughts are not, my thoughts are not your thoughts, no, my plans are not your plans. So, I embraced everything na dumating sa buhay ko, provided we accept it with great faith, na kahit gaano kahirap, basta pakiramdam ko, nandiyan siya at hindi niya ako iiwanan. Unang-unang pagkita namin sa Department of Agriculture. Nadestino kami sa ano, sa Mexico, Pampanga. Sinabi niya na gusto niya akong ligawan, mahal niya ako, at nangako siya na hindi niya ako bababayaan. Basta mahalin ko lang daw siya. So after 1 year and a half, ako po ay muling nagbalik sa Fidelis. Umalis po ako muli para kumiti ng pera para mapagandahan yung future namin. Sabi niya, sagutin mo lang ako para may inspirasyon naman ako pagbalik ko ng Saudi. So, sinagot ko siya, akala ko ganun lang. Sabi ko, okay lang yun. Total, nasa Saudi man siya. Sa sulat ko lang naman sa I love you, okay na yun. So, habang nasa Saudi siya, nagsusulatan sila ng nanay ko. Yung nanay ko nakakapagsabi sa kanya. Tinulungan niya yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Sabi ko sa sarili ko, no, paano ako magpapakasal sa tao na hindi naman talaga bukal sa kalooban ko yung damdamin ko. Pero sabi ng mother ko, kung pipili ka ng lalaking magmamahal sa'yo, sabi niya, piliin mo yung lalaking masigit ang pagmamahal niya kaysa sa'yo kasi ako magsasabi sa'yo, sabi niya, hindi ka magiging miserable ang buhay mo. Sabi ko, ito na lang ang uling babaeng niligawan ko. Pag hindi ko napangasawa, di ba? Hindi na ako mag-asawa. Siyempre, pagkita mo talagang mahal mo yung isang tao, pagkita mo yung pagmamahal mo. Huwag mong isuko yung sarili mo. Ang galang pagkita mo. Nung kasal namin, habang naglalakad ako papuntang altar, tinatanong ko sa Lord, sabi ko, Lord, ito ba yung buhay na inalian mo para sa akin? Parang ang hirap-hirap naman. Tapos nung nandiyan na yung camera, nandiyan na yung video, sabi ko, anong ipoproject kong mukha sa tao? Naglalakad ako, nagdurugo yung puso ko, pero nakangiti ako. Now, few days, after ng kasal, every night, sinasabi ko, sana wag na lang ako magising kinabukasan. Siyempre, anong expectation mo sa buhay mo? No? Na lahat, inanda mo, lahat, sinasagot naman niya yung mga katanungan mo pagkatapos. Tahantong lang sabi niya, hindi naman kita mahal. Siyempre, masakit talaga. Pag nag-away kami, nababanggit yung dapat, hindi na natin tinuloy yan eh. After 2 years, sabi ko, kasi hindi ko na kaya eh. Na nakasakay na ako ng mga bus, umiiyak ako. Wala akong pakialam sa mga katabi ko. Basta umiiyak lang ako. Iyak ako ng iyak kapag nakikita ko na yung araw na palubog. Dahil alam ko, uuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, alam ko mag-aaway kami. Araw-araw na ganun. Doon nagsimula yung kalbaryo ng aming buhay. Pero naisip ko sa bandang uli na gusto kong umalis uli. No, hindi ko pinalam sa kanya. Talagang gumawa ko ng panibago kong passport. So, para magiging silent ang aming iwalayan, ako na lang aalis at hindi na ako babalik. Sabi ko kay Lord, hindi ko na po kaya. Pag nakakakita ako ng bus, sinasalubong ko yung mga bus. Pag
pag hindi ako sinagasa ng driver, nagagalit pa ako. Pero, praise God, talagang ang taong binigay ni Lord sa akin, talagang meron siyang busilak na puso kasi tinanggap niya yung sitwasyon namin. So siguro yun, sabi ni Lord, sige na nga, sabi, hindi mo na nga kaya kasi nagpapakamatay ka na. Sige na nga, ahanguin na kita dyan. Pero siguro yun ang plano ng Panginoon, no? Hindi niya ako pabayan makalis. Dumating yung puntong nakapasok kami sa commit ng Hopos for Christ. Hopos for Christ became our turning point. Yun pala yung pinangakong buhay ni Lord sa akin. Yun ang nakapag-save sa amin. Joining the Corpus for Christ, kaiba ang paraan ng God. Kakaiba talaga. He's an awesome God. After 6 months namin sa community, we renewed our vows. Sabi ko, please give me a new heart. Give me, sabi ko, a heart that is like yours. Magtanim ka po ng isang piraso lang po ng puso mo, lagay mo sa puso ko, and I will nurture it, sabi ko, para po matutuhan kong mahalin ang taong ito na binigay mo sa akin. He gave me a new heart. Siyempre, joyful, no? Masaya ka. Munti-unting nawawala yung hatred mo, yung sakit sa puso mo, di ba? Yung nawawala yung trauma na dinahanan mo. No? Munti-unti nawawala. Kapag mahal na mahal mo ang Diyos, kapag nasa Kanyang buhay mo, lahat ng taong nakakasalamuha mo, lahat ng taong mamimit mo, no, matatanggap mo sila. Siya pa ba na binigay niya yung buhay niya para sa akin, ang asawa ko? Siya pa bang hindi ko makakayanang mahalin? So, nung kami ay chapter leader, lalo na kung ikaw ang speaker, doon mo ma-realize talaga, nagtatrabaho ang Panginoon kung paano ninyo maiyangat yung inyong relasyon bilang mag-asawa at ang relasyon nyo sa ating Panginoon. CFC is our turning point. Ito na yung aming buhay. Dito na kami dinala ni Lord. Parang sabi niya, oh, dyan kayo. Yan na yung bagong buhay. Yan na yung that will be your heaven on earth, no? Feel and enjoy His blessings and His parang endless love niya sa amin. After yung social ministry under EFI, pumasok na yung ANCOP program. So ko pa rin kami ni Billy ang nag-volunteer to handle the child sponsorship program. Nauna kami sa Sapang Bato na kung saan nagkaroon kami ng 27 AITA scholars, but now we already have 74 scholars. Ito siguro yung gusto ni Lord na gawin ko sa buhay ko, to share my time, no, sa iba, yung aking kakayahan, share sa iba. Yung hindi namin pagkakaroon ng anak, nag-usap kami noon na sabi ko, gusto mo baka kung magpa-workout tayo sa doktor, sa OB-GYNE? Sabi ko, kaya lang, yung panahon na yun ko, bali ang pinapag-aral namin noon ay apat. No, sabay-sabay, nasa college sila. Ang sabi ko sa kanya, yung pera na pinapadala natin o tinutulong natin sa mga kapatid natin, sabi ko, ay mababawasan. Sino ka kung ihinto sa kanila? No, sabi ko sa kanya, hayaan na lang kaya natin si Lord. Siya na ang bahala sa atin kung bibigyan niya tayo ng anak o hindi. Yun nga ang maaaring isang dahilan yan. Kaya binigyan kami ng maraming scholar. Binigay sa amin itong service na ito dahil wala din kaming anak. Dahil, di ba, sabi ng Panginoon, kung anong nasa sayo, kailangan matuto kang maging kontento. Huwag mo nga natin yung wala sa iyo. Yung ibinigay sa iyo, yun ang pagdamutan mo. Hindi kami nagkapalad na nagkaanak, pero naramdaman ko yung tunay na pagmamahal sa mga bata.
Pag nakikita ko silang nakangiti, sinasalubong ako, niyayakap ako, sabi ko, that's more than enough. Yung ginamit ng Panginoon sa akin at para ma-i-apply po ko sa scholarship. Kaya sabi niya nung magpatuloy ka, Myla, halos umiyak po siya nun eh. Sabi, ikaw, magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pag nag-stop ka, malulungkot ako. Sabi po, kaya sabi ko po na magpapatuloy ako. Sila po yung pinaka-second family mo na laging pinapaalalahanin ka na huwag kang mag-asawa, magpatuloy ka sa pag-aaral para makatulong ka sa family. Iba-ibang pinagmulan nila. Pero kapag nakakasama namin sila, hanggat maaari, gusto kong ipadama sa kanila yung pagmamahal ng isang ina. Hanggat gusto nilang mag-aral, hanggat gusto nilang magpursige sa buhay, hindi sila iiwanan ng Corpus for Christ. Papag-aralin sila through the Child Sponsorship Program, yung pagbabahagi ng sarili mo sa iyong kapwa. Kahit gaano man yung kasakit, kahit anuman ang maging kapalit nun sa iyo, yan ang natutuhan ko na ibahagi sa iba. Kung tatanungin niyo ako ngayon kung ano pang mga gamit o anong mga material na bagay ang gusto kong magkaroon, ang isasagot ko sa iyo, wala. Yung pagising ko lang sa umaga na nagagalaw ko yung aking katawan, may pagkain na pagsasaluhan, papasok ka sa trabaho, magiging safe ang maghapon mo, makakauwi ka ng ligtas, makakakain ka uli, makakatulog ka ng payapa sa iyong higaan. That's more than enough ng mga graces, no, ng pagkakaloob ni Lord. Kaya ano pa ang ihilingin ko? Halos wala na. Kinasal kami in 2015, that was our 25 years. We had our renewal of vows in Cana, sa Holy Land, sa Israel. And that was dream come true sa amin. Doon sa ceremonial rite, iyak ako ng iyak. Ibang-ibang pakiramdam ko kasi sabi ko, totoo na to. Ito yung ito pala yung damdamin no, ng isang babaeng ikinakasal. So, kala ko di ko na mararanasan eh, no? Pero naranasan ko, naramdaman ko yun during our wedding. Para sa akin, yun ang aking most memorable wedding kasi yun yung time na nasabi ko talaga sa sarili ko na nagpakasal ako sa taong mahal ko. Asahan mo na hindi magbabago yung aking pagmamahal at dalang pa sa Panginoon na bigyan tayo ng malusog at malakas na pangatawan sa abang tayo ay magsiserve, abang tayo ay ibinibigay natin ating sarili sa Kanya at mahal na mahal kita. Sana bigyan po ako ng pagkakataon na may pakita ang aking pagmamahal sa abong Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigay ka na maging aking asawa at nangangako ako na gagawin kong lahat hanggang sa huling pintig ng aking puso na mamahalin kita dahil mahal na mahal ko ang Panginoon at ikaw ang binigay niyang regalo sa akin. Naniniwala ako na patuloy pa rin niya tayong babasbasan hanggang sa huling araw ng ating buhay. Mahal na mahal kita. Ah.
So, praise God, no? Natapos na naman ang isang araw na nakasama namin ang mga bata dito sa Future Target sa Pangbato. Hindi kami manghihinawa na babalik at babalik dito para tulungan ang mga bata na to. At nagpapasalamat kami sa lahat ng mga donors na tumutulong na nagbibigay paunlak sa mga batang ito. Kung wala sila, hindi rin namin magagawa ito. So dahil nandito nito, ito ay kagamitan ng ating Panginoon para maingat natin ang kanilang dignidad at ang kanilang kabuhayan. We are taking the challenge, we are taking the responsibility, no, na i-guide ang mga bata na to para matupad ang kanilang pangarap. Kaya wala kaming karapatan na magreklamo sa Panginoon, wala kaming karapatang ilimit, no, yung aming kakayahan para maglingkod sa kanila. Thank God, no, praise God. At kahit sa munting bagay ng aming ginagawang paglilingkod through the Child Sponsorship Program, naranasan ko kung paano ang maging ina. Naranasan ko kung paano ang maging magulang. Talagang mararamdaman mo na ang mga batang ito, nakakapagbigay din sila ng inspirasyon, lalong-lalo sa pagmamahal. At igit sa lahat yung kung paano mo maipakita sa kanila yung tinatayo mo bilang magulang nila, although hindi mo talagang mga anak, na nararamdaman mo yung kanilang pagmahal. Ito na yun. Nasumpungan na namin kung ano ang kahulugan ng buhay, kung bakit kami nilikha ng Diyos, kung bakit kami pinagtagpo, kung bakit niya kami pinatatag, at kung paano niya inayos ang aming relasyon bilang mag-asawa. Dahil meron pala siyang nakalaang trabaho na iniyatang para sa amin at inianda na niya kami. So sa ngayon, masasabi ko na wala na kaming maihiling pa sa kanya kung hindi bigyan niya pa kami ng lakas ng pangangatawan, malinaw na pag-iisip, at ang marubdob na hangarin na makapaglingkod para sa ating mga bata na nag-aaral. Maraming salamat po! Tungkol sa community, hanggat may lakas kami at buhay, hindi kami aalis. Pero tungkol sa service, siyempre, sabi ko nga kanina, paminsan-minsan, pag tumatanda ka, umina na yung physical mong pangangatawan. Kailangan mo rin yung mga bagong training o mga bagong kabataan na may pagpatuloy. No, ang trabaho ng Panginoon through ANCOP, CFC, para naman makatulong sa mga mahirap at maingat ang kanilang buhay. The night after our wedding, sabi ko kay Lord, Lord, huwag mo na sana akong gigising bukas. Sabi ko, may this be my last day of my life. So, kinabukasan, gising ako. So, nagtatanong ako, sabi ko, Lord, bakit naman? Ha? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong gigisingin. Pero nung joining Couples for Christ, masasabi ko talaga na napakabait ni Lord kasi binigyan niya kami ng bagong buhay. Parang tulad nung sinabi ko, heaven on earth para sa amin. No? Masasabi ko na we will be spending the rest of our lives together na in serving the Lord through the through ang COP Purpose for Christ.